Good morning guys, for today's video nandito tayo sa ating farm at i-update ko sa inyo yung ating mga pakwan, kung gaano nakalalaki at dami yung ating bunga. At look, ganyan na sila kataas. Napakainit ng panahon, grabe. At hindi nga pa pala tayo nakakabili na itong ating hook na kung saan dito natin isasabit yung ating mga bag para dun sa ating mga bunga at hindi sila mabigatan. At eto, may nagtatanong nga pala guys na nakita ko sa isang Philippine gardening group kung saan ang tanong niya ay ano daw ba yung kulay orange na beetle na nakikita niya dun sa melon niya at inuubos yung mga dahon niya. Alam nyo guys, ang tawag dun ay melon beetle, kung saan yan din ang number one problema ko. At yan, asan na ba siya? Ayan, kasi pag lumalapit ako, lumilipad kagad sila. Yan yung kalaban natin kapag tayo ay nagtatanim ng pakwan, ng melon, sila yung kumakain ng mga dahon. Ang ginagawa ko dyan guys, hanggat maaari kasi para hindi ko ma-damage talaga yung ating mga pananim. Hindi talaga ako nag-i-spray ng mga chemical o kahit ng mga sili na bawang, ganun. Kasi nakakasunog talaga yun ng dahon. And then, napapansin ko, nagkakaroon ng epekto dun sa mga pananim natin at nagiging parang sakitin. Tapos yung mga dahon nila, ang pangit. So, hanggat maaari guys, ang ginagawa ko, araw-araw talaga, importante dapat nasa garden kayo. Nandiyon guys sa taniman nyo. And then ang ginagawa ko, hinuhuli ko talaga ng mano-mano and then saka ko siya tatapakan kasi nga ang sarap sa feeling, parang nakagante ko sa kanila, no. So kaya mabalik tayo dito sa ating farm. Kung makikita nyo, napakataas na ng ating mga pakuan at ang tatamad nilang umakyat guys, kaya ang lola nyo pa ang nag-guide sa kanila para umakyat. And then isang araw lang talaga ang lumipas, ang taas na ng tinataas nila, pumapalo na ng 6 inches kapag ka hindi kaagad natin sila nabisita. So ayan, kahapon nagpunta tayo. So ayan yung in-extend niya after ng lumipas ng magdamag. So ang tamad nila guys, ang gusto nila ay lumungay-ngay. At be thankful tayo kapag may nakikita tayong mga cute na froggy sa ating mga taniman kasi bantayan guys, isa sila sa mga kumakain ng mga insekto natin na umuubos ng mga dahon natin ng ating mga pananim. Ayan, cute-cute niya, diba? Oh, thank you so much. At hindi lang yan, ayun, meron pa tong isa. Asan na ba siya? I don't know kung mag-jowa ba sila. Ayan, diba? At marami yan guys, hindi lang yung kulay green, meron ding kulay brown. At eto na guys, mag-start tayo dito sa ating mga bungad. Dito sa ating mga bungad, magkakaibang pakwan yan guys. Siguro kung meron tayong 6 na variety ng pakwan. Unahin natin, just ko, hindi ko mabitawan yung basket ko kasi mamimitas tayo ng prutas bago tayo mag-proceed dun sa ating pag-sasapin. Ayan, kung makita nyo, may sapin na. So napakalinis na yan, tingnan. Pero hindi ko pa napapako yan guys. Ayan, hindi ko pa napipin. So sinet ko lang yan kagabi kasi inabot talaga ako na alas 8 ng gabi. Maghapon guys, from 8 o'clock hanggang 8 p.m. nagpa-farming lang yung lola nyo kaya nalipasan tayo ng gutom kahapon. So nakikita nyo yan, para maging maganda ang result ng inyong mga bunga ng pakwan ay kapag nakikita kayo sa mga sulok ng dahon niya na may tumutubong ganyan, kailangan tanggalin nyo yan kasi isa to sa mga kukuha ng nutrients ng inyong mga pananim. Ayan, katulad niya, nakikita nyo may bunga na tayo dito. So para ma-priority natin siya, kailangan wala siyang mga ibang tumutubo na mga ganito. Kasi ang mangyayari guys ay imbis na sa pakwan natin mapupunta dito, 'di ba, lalaki kasi siya eh. So kukuha siya ng mga nutrients na mangyayari, ayan, meron pa tayo isa dito. So ang mangyayari, imbis na dito sa ating pakwan mapupunta dito sa mga bagong sibol, kaya kailangan ay putulin natin siya. And then pagdating dito guys, kasi meron lang akong limit height na kinakailangan nila, ayoko kasing tatawid sila dito dahil magiging madilim at magkakasakit yung ating mga pakwan at melon kapag dumilim yung part na to. Kailangan ay merong sinag na pumapasok pa rin dito sa ating looban para yun yung kapag umulan, nag-excess tayo ng dilig, ay natutuyuan pa rin yung mga dahon nila kasi hindi sila magkakasakit pagka ganun. And then mas madali natin makita kung maliwanag yung dadaanan natin, lalo na kung meron tayong mga nakikita, mga aphids, kung ano-anong klaseng insekto pagka maliwanag. So katulad nito guys, humaba na siya ng hanggang dito. Ang mangyayari ay lalakpas na siya dun sa ating net. Ang gagawin naman natin dyan ay puputulin na natin tong dulo niya. Kasi para yung pakwan naman natin ay ma-priority na lumaki. Hindi nagko-continuous na pumunta dito yung paghaba niya, yung nutrients. At mapa-priority natin yung mga bunga natin. So dito sa isang vines natin na to, meron tayong dalawang bunga. Ayan. So
So, pwedeng-pwede yan pagka kayo ay nasa lupa at sagana kayo sa dilig, guys. Pero once na sa paso lang kayo nagtatanim, yun ang pagkakaiba. Kapag ka nagtanim kayo sa paso, ang papabungahin nyo lang sa isang vines na isang halaman lang ay isang piraso lang ng melon or pakwan kung gusto nyo maging masarap at matamis ang inyong aanihin. Pero kapag sa lupa, okay lang yan hanggang 3 hanggang 5, basta alaga kayo ng dilig. Yan na sila kalago, guys, di ba? Napakagandang tingnan kapag kanit na nit at dahil may usi yung lola nyo, guys. So, totoo lang, kaya hirap na hirap ako pagdating sa pagpa-farming kasi kapag ka-usi ang style mo, nako, kunting baloktot lang yan, may lumakpas lang na isa. Ang sama na sa pakiramdam ko, guys, na merong isang lumihis na sanga. Ganun ka-abnormal yung lola nyo. Ayan, katulad yan, guys, hinuli natin yung orange. At nakabala siya, sayang. So, gigila-gigila ko dyan. So, dito mayroon na tayong dalawang bunga. Na-excite na ba kayo o nadadaldalan kayo sa lola nyo? So, dito, ang variety natin dito ay honey black. Ito yung pakwan natin sa Pilipinas. Ang tawag niya dito sa Japan ay honey black or sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang ang tawag natin talaga ay pakwan. So lahat ng variety ng pakwan sa atin, pakwan. Ito, guys, ayan, tatanggalin natin yan. Kasi nga may bunga na siyang isa dito. Ayan. So imagine niyo, guys, pag sabay-sabay naglakayan yan, ang bigat niyan, hindi kakayanin ng net natin. Yun ang number one problema ng lola niyo. Kaya kailangan pagtibayin natin yung bamboo na yan kung saan yun yung magsasalo sa kanila. And then dito sa pangatlong vines natin, ayan, meron tayo isa. Meron tayo isa pa dito na papalaki na siya. So yung honey black pala, guys, kapag ka maliit pa lang ay ganito lang pala din yung kulay niya. Akala ko kasi ay black na kagad siya ultimano. So ayan, ang dami ng damo, diba? Kaya importante talaga, guys, na meron tayong sapin para hindi tayo tubuan ng damo. At lahat yan mamamatay kasi mag-iinit sila dito sa ilalim niyan. So ayan, may nakikita na naman yung lola nyo, diba? Kaya ang kuko ng lola nyo hindi na namuti. At actually meron naman akong pamutol, kaya lang minsan nakakatamad akong magsuot. Ayan, kakaputol lang natin, guys, ng mga extra vines katulad nito. Ayan, kinakailangan natin siyang tanggalin kasi hindi siya makakatulong at aagaw lang siya ng sustansya ng iba natin pananim. So dito, ang pakwan natin dito ay pakwan din siya na malaki. Ayan, this time wala tayong masyadong sweet beauties, guys. Ang tanim natin ay halos malalaking pakwan. Ayan, ito yung malaking pakwan na crimson. Ayan, so dalawa yan, dalawa-dalawa or tatlo. I think tatlo to. Ayan, tatlo sila. And then dito, wala pa akong masyado nakikita ang bunga dito sa area na to. Ang madalas ko palang makita ay yung nasa right side, no? Ewan ko bakit hindi pa tayo nakakakita ng bunga dito. Namumulaklak na sila, kaya lang ang bulaklak nila ay puro lalaki. So, ayun, may nakikita tayong isa dito sa baba. Ayan, kung makikita nyo, may isa na siyang umuusbong. At meron din tayong isang pinagapang. Ganyan ang ginagawa ng lola nyo. Kapag ka nakaangat silang ganito, guys, less space, the same time, hindi tayo masyadong mababasagan ng pakuan. At may nakita pa tayo isang nagsasambiting dito na palaka. So, napakalaking tulong, guys, kapag may palaka ang inyong taniman kasi magiging healthy ang inyong mga pananim dahil isa sila sa mga kumakain ng mga insekto na makakapag-less ng stress ng ating mga pananim. Tapos, ang gagawin lang natin, ayan, meron tayong another bunga dito. Per vines, guys, imaginein mo, meron tayong bungang aabangan. And then, ang gamit na ito, guys, bakit naka-tunnel siya? Pinapasok ko yung mga bunga dito sa loob para hindi makita ng mga uwak, diba? At ng mga ibon. So, dito sa loob, safe na safe sila at hindi nila ito papasokin kasi takot sila sa net na baka masabit sila dyan. Kaya lang ay para ma-sure pa rin natin na maging safe yung ating mga pananim ay maglalagay pa rin tayo ng extra net sa labas kasi matatalino talaga yung uwak once na natandaan nila yung kanilang kinainan na isang lugar. Kahit minute pa yan, kaya nilang puntahan yan at sa baba lang sila magdadaan. So dito talaga wala pa akong nakikitang bunga, guys. Ayan, ewan ko kung bakit dito sa area na to ay wala pang masyadong bunga. Pero dito, grabe, ang hitik ng bunga natin dito. Ayan, isa na yan. Pangalawa. At meron din tayo sa baba actually na gumagapang. Tingnan nyo, guys, kakaputol ko lang yung kahapon. May tumutubo na naman na.
panibago, di ba? Importante talaga sa akin guys na may ganito para madali natin nakikita agad yung mga dapat tanggalan natin na ganito. At ang lakas talaga makamantsa ng kamay, alam nyo kapag ka nagpa-farming. Ang variety naman natin dito sa area na to, dito sa part na to, ito yung Kino Tamago. So yung gold, naalala nyo nagtanim tayo last year nito, ito yung ating Hami Melon yata to guys. Ayan, meron din tayong tanim. Makikita nyo ang Hami Melon guys ay naninilaw ang kanyang ito, yung kanyang dahon, yung pinakatangkay niya madilaw. So ito, Hami Melon, pahaba naman siya. Ayan, so kung makikita nyo parang nakatingala siya. Kalaunan guys ay yuyuko dyan kapag medyo lumalaki at bumibigat na sila. At number one tips guys, kapag may nakita kayo ng mga langgam, tingnan nyo na kagad yung likod ng inyong mga dahon. Kasi ang ibig sabihin yan ay may aphids. Ang langgam at aphids ay partner yan palagi. Kasi yung pupo ng aphids, sila yung tagakain yung mga langgam. Dahil medyo manamis-namis nga daw yun. Kaya lang kasi nakaka-stress yan sa ating mga halaman. Ayan, nakita nyo yung mga kagat-kagat na yan. Kaya nakaka-stress din yung melon beetle, ano. Ang tatama talaga ng mga pakuha natin. Kaya kinahalaan tayo mismo na puporma. Kung makikita nyo guys, napakanit ng ating pagtatanim ng pakuha niyan kasi yung para yung airflow natin ay maayos. Second, ay madali nating makita yung mga nag-e-excess na mga sanga-sanga na hindi natin kailangan. Madali natin silang matanggal. Third, ay eto, katulad nito, tingnan nyo, hindi ko pala siya napansin kahapon. Sobrang haba niya na pala, oh. Diba? Tumatawid na siya ng kapitbahay. Kasi nanggigigil ako talaga sa iyo, eh. Kumita ako. Tapos, eto pala yung isa natin. Nakita nyo, guys, sobrang haba na niya. Hindi ko pala siya napansin kahapon. Ayan, papaikot lang natin siya dito. Kasi, pagka tawid-tawid sila, ay, naku, ang gulod nun, guys. At nag-aagawan sila ng pwesto, tapos yung hangin hindi makakapag-flow ng maayos. Number one yan guys sa akin na kailangan nit na nit yung aking taniman dahil nai-stress ako kapag nakikita kong makalad yung mga dahon, nakikita kong nagkakalad yung mga sanga-sanga nila, and then natutubuan na ng damo. Ang tulong ng sheets na yan guys, less damo, less insekto. Mas madali natin makita yung ating mga pananim kung napepeste na ba. At ayan, hello, good morning. So, ang dami nila guys, ah, I promise. Ah. At ayan, may another bunga tayo dito. And may bunga tayo dito. So, kapag ganyang dalawa guys, hindi yan masyadong lalaki. Which is okay lang sa akin. Alam nyo kung bakit? Pag sobrang laki kasi ang hirap din ubusin. Unlike ng dalawa na yan, ay mapapamigay natin yung isa. Yung isa makakain natin, di ba? At plano ng lola nyo magtinda ng shake sa labas ng bahay. Ito, honey black pa rin pala to. Ang dami ko palang honey black. And then, this one, ito yung giant natin. Guys, giant pakwan. At wala pa akong nakikitang bunga sa kanya. Ayun, meron na. Man, so, ito guys, yung ating giant pakwan. No? Baka mawasak tong ating taniman kung mabigat to masyado. Ito naman, yung variety naman natin dito ay yung hindi masyadong matigas yung kanyang mga buto. Kaya kahit na yung buto niya ay pwede niyong kainin. And then, ang size niya siguro ay yung medium size lang, no? Ayan. Yan, 1/4 lang daw yung liit ng kanyang mga buto. Ayan, may mga bunga na tayo dito. At dalawa siya actually. So, kailangan nating mamili. Kapag lumalaki na yan, saka tayo mamimili at puputuli natin yung isa. Lalo na kung dalawang magkadikit pa sila. So, possible na magagawan sila ng nutrients. At meron tayong isa dito. So, etong vines na to. Ayan, ang sipag niyang mamunga. Sa isang vines niya, tatlo, di ba? Pero okay lang yan dahil napakasipag ko naman maglagay ng amino acid at meron tayong isa dito. And then dito sa area na to, ayan, meron na rin tayong isa. At anong variety ba to? I think ito ay same netong ating ano pala, ito pala. Yan, marami-rami na rin tayong bunga dito. Ayan, at meron pa siyang another one dito. Ito yung isa kanina, no? Tapos pagdating dito guys, ayan, meron na rin tayong bunga. Ang kitang bunga ng mga pakwan na, no, mabalahibo talaga siya sa umpisa. So dito sa isang vines natin, meron tayong dalawa. At alam ko, ito ay same. Black sugar naman siya. Hindi siya honey black, siya naman ay black sugar. Ayan. At puputunin lang natin itong ating mga nakikitang sanga. Ayan. Kasi guys, mapapansin nyo, kapag meron yan, hindi lalaki yung ating mga pakwan at hindi sila sasarap. Kaya kailangan ay masipag talaga kayo mag-trim ng inyong mga
pananim. Kasi isa yan sa sikreto, guys. Kasi imagine niyo, imbis na yung ating pakuan ang lalaki ay yung mga bagong sanga, di ba? Kaya mag-aagawan sila. And then, talaga dito, guys, wala akong makitang bunga dito. Ang hindi ko alam kung bakit, ano. Parang late na late silang mamunga dito sa area na to. Although pareho lang naman yung pataba na ginamit natin. And then dito talaga, napakadami. Ayan, nakita nyo sa isang vines natin dito, may dalawa sila, oh. Diba? Pero anyway, dahil nga masipag ang lola nyo mag-dilig ng amino acid, so okay lang yan. Dito, ayan, may nakikita na rin tayo dito, isa, and then dalawa. Ayan, may nakikita na rin tayo dyan na bunga. And then, alam ko, ang variety natin dito ay dilaw. Dilaw yung variety natin dito, I think. Eto, ayan pa, isa. Eh, marami na rin pala siyang bunga, guys. Maliliit nga lang. Nauna lang talaga tong kabilang area. So, ayan, guys. Ganyan kadami yung ating aabangan. At bukod pa dyan, meron din yan sa mga ilalim. No? Hindi lang yan, guys. Ayan. Diba? Lahat yung pakwa natin na yan, meron siyang bawat isang sanga, may isa siyang bunga sa ilalim. Ayan, ganyan nakalago yung ating mga pakwan at ganun din dito sa kabilang side. Ayan. Diba? At hinahayaan ko lang silang gumapang dito sa ating mga kasaba kasi hindi pa naman humahaba yung ating mga kasaba, hindi pa naman sila nakaka-istorbo. So, ayan guys, everyday ganyan lang yung ginagawa ng lola nyo. Ginaguide lang natin sila pataas, per tali, nakaangat sila, and then per vines natin ay may apat tayong pinapataas. At then tinatanggal lang natin yung mga excess na sanga na hindi kailangan, yung ibang walang bunga, and then ganun din yung mga lumang dahon. At alagang amino acid sila, syempre, katulad ng sinabi ko sa inyo, para maging matamis at malalaki yung ating mga bunga. Ayan, ganyan na sila kalago. At next time, update ko kayo kapag mag-harvest na tayo. Dito tayo lalapang mismo.